NSA Official Requirements for OFW Housing Loan Program 2022. Malalaman dito ang pre-application at checklist ng mga requirement na inyong kinakailangan sa pag-apply. Ng housing loan ng NSA para sa mga OFW. Ang pre-application requirement at official checklist ng requirements. Layunin ng National Housing Authority ang maibahagi ang mga programang pabahay na makakatulong sa mamamayang Pilipino na magkaroon ng maayos na pabahay at pamumuhay. Nitong nakaraang taon, June 2021, ay napabilang ang mga overseas Filipino workers sa low-cost housing program ng National Housing Authority. Ito ay pinangunahan ng Department of Labor and Employment. Parti ng kanilang selebrasyon sa World Migrants Day noong nakaraang taon, kasabay ng selebrasyon noong June 7, 2021, ay pumirma ang National Housing Authority, Department of Labor Employment, at Overseas Workers Welfare Administration ng Memorandum of Understanding, MOU, upang opisyal na maipasama ang mga OFW workers sa low-cost housing program ng NSA. Ngayon ay alamin natin ang mga kinakailangan requirements sa pag-apply ng low-cost housing program ng National Housing Authority. Umpisahan nating talakayin ang Part 1, ang mga pre-application requirements ng NSA na inyong kakailanganin. Una, ang application form. Ito ang pinaka-importanting requirements. Ang inyong kakailanganin kapag wala ito ay di ma-process inyong application. Pangalawa, ay ang Overseas Employment Certificate. Kung wala naman ito, ay maaari mong gamitin ang iyong POEA work contract. Pangatlo, ang proof of income. Maaaring ipasa ang iyong Employer Certificate of Compensation. Kung wala naman, ay maaari mong gamitin ang BIR, Certified Income Tax Return. Tandaan, aliman sa dalawang ito ay maaari mong gamitin, hindi mo na kailanganin pang i-provide pareho. Pang-apat, ang proof of identity or civil status para sa mga single applicants birth certificate at any two government-issued ID lamang ang iyong kakailanganin. Para naman sa mga aplikanteng maiasawa na, ay kakailanganin mo magpasa ng marriage certificate. Para naman sa aplikanteng legally separated o annulled, ay maaari niyong ipasa ang inyong affidavit of separation in fact at any two government-issued ID. Alamin natin ang listahan ng mga acceptable government-issued ID. Philippine National ID, Driver's License, Postal ID, Voter's ID, Passport, GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, NBI Police Clearance, Government Office, Barangay Certificate with Picture, DSWD Certification, Solo Parent ID, PRC, IBP, OWA, Senior Citizen ID, Person with Disabilities, PWD. Ngayon ay alamin natin ang Part 2. Ang mga requirements naman na aking babanggitin ay may kinalaman sa Pag-ibig Fund. Una ay ang housing loan application. Kinakailangan na mayroon itong two-piece recent 1x1 ID picture ng borrowed or co-borrower kung meron. Tandaan na original copy lamang ang kanilang tinatanggap at ang mga computer-generated or photocopied picture ay hindi nila tatanggapin. Pangalawa ay ang proof of income. Kailangan mo dito ang mga sumusunod. Notarized Certificate of Employment and Compensation. Kailangan naka-indicate dito ang gross monthly income, monthly allowance at monthly monetary benefits na natatanggap ng employee. One original copy na signed by authorized signatory of the employer. Para naman sa system-generated SEC, ay kailangan mo itong ipanotarize with signature of authorized signatory of the employer. B. One photocopy ng latest income tax return para sa taon bago ang date ng application. Kailangan naka-attach ang BIR form number 2316. Kailangan din acknowledge ito ng BIR, authorized representative employer. C. One certified true copy ng 1 month payslip within the last 3 months prior sa date of loan application. Kailangan na may pangalan at signature ng authorized signatory ng employer. Pangatlo,
1 back-to-back photocopy ng valid ID with signature ng borrower at spouse if applicable. Kailangan ipakita ang kaparehong ID sa pag-conduct ng borrower's validation. Ngayon ay alamin natin ang Part 3. Para sa kalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may raffle tuwing may lalabas na bagong video. Mag-comment lang ng related sa video at sigurado masasama kayo sa Lucky Picker Raffle. Ang Recruit PH din ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Dito naman ay aalamin natin ang mga requirements prior sa releasing ng loan proceeds. Una, original copy ng Transfer Certificate of Title, TCT, or Condominium Certificate of Title, CCT. Nasasakop nito ang subject property under sa pangalan ng pag-ibig fund o ng borrower. In case na may discrepancy sa pangalan o sa iba pang personal na circumstances ng owner, technical description, registration of judicial correction or annotation ng affidavit of correction. Pangalawa, ang security documents ito ay binubuo ng deed of absolute sale, favor sa pag-ibig fund o ng borrower as the case. 7 original copies. Deed of conditional sale. Ito ang iyong kakailanganin kapag ito ay nasa pagitan ng pag-ibig fund at ng borrower. Kung ang Transfer Certificate of Title or Condominium Certificate of Title ay under pa rin sa pangalan ng pag-ibig fund or loan mortgage agreement. At kung ang Transfer Certificate of Title or Condominium Certificate of Title ay nakapangalan sa borrower ay 7 original copies naman ang iyong kakailanganin. Duly notarized promissory note, 7 original copies, signed disclosure statement of loan transaction with conformity of the borrower, 1 original copy and 2 photocopies, signed notice of approval with conformity of the borrower, 1 original copy and 2 photocopies. Pangatlo ay ang tax declaration land. 1 photocopy ng updated tax declaration on the land na nakapangalan sa pag-ibig fund o sa borrower. Pang-apat, ang tax declaration, 1 photocopy ng updated tax declaration sa mga improvements pangalan ng pag-ibig fund o ng borrower. Pang-lima, ang real estate tax receipt. 1 photocopy ng updated real tax receipt as the quarter immediately preceding sa petsa ng pasahan ng document in compliance sa notice of approval. Pang-anim, ang certificate of acceptance, notarized certificate of acceptance, 1 photocopy. Pang-pito, ang occupancy permit, 1 photocopy ng occupancy permit. Pang-walo, transfer tax receipt, 1 photocopy ng transfer tax receipt for lot and building. Pang-siyam, deduct loan amortization, 1 original copy ng authority to deduct loan amortization. Para sa mga employers na may existing CSA at in case na ang bayad ay sa pamamagitan ng salary deduction. Yun lamang po mga kabayan, nawa ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at siguradong mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-subscribe, like at hit ang notification bell para lagi kang updated sa bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!